pangatlo po is para po hindi po tayo maging stagnant po. Kasi po kapag hindi po natin ina-exercise yung weight po natin, kagaya po sa katawan po natin kapag hindi po natin ina-exercise, nagiging stagnant po yung katawan natin, hindi naman po tayo makakilos. And kapag naman po ina-exercise natin yung weight natin, ganun, lumalakas po tayo at the same time. Exercise your face. So, unang-una po silang paminitit ang terrain kasi exercise your faith kasi meron kang naniniwala kayo. So, yung sa exercise naman kasi sabi nga, faith without action is dead. So, yung nangyayari, kahit na sabihin mong naniniwala ka, wala ka namang ginagawa, wala din. So, kunwari, ang sample ng naniniwala na terrain, kunyari, ikaw ay may sakit, pero may sakit ka, dapat gumagawa ka rin ng paraan kung paano malalakas ka. Kumbaga, ituturuan mo rin yung sarili mo, hindi lang yung faith mo na naniniwala ka lang, kailangan yung ikaw mismo, yung sarili mo, pinapakita mo lahat na ganito dapat yun. Kailangan ko talaga yung faith sa faith. Talagang yun yung pangunahabang po natin na yung pangunahabang talaga sa okay, lagi natin katakatama. Lagi tayo kung yung bagay na ginagawa na siguro tayo Okay, number 1. Sige. In every situation ng buhay mo, ano man yung pinagdadaanan, pag meron kang faith, meron kang declaration na, kunyari, gaya ang sabi ni Sister Janet nung financially nag-struggle, pero dahil meron siyang panang palataan, sabi niya ako, time daw siguro dumating, nag-provide sa kanya. So, isa na pag-usapan namin, sabi ni Sister Juliet, para tumatag ka, kaya mo yan, kaya na exercise. So, Sister Janet, sabi niya, kung walang faith, ano mangyayari sa atin? Baka siguro baka naligaw na tayo or talagang yung iba nga dyan umaabot sa point na pag wala talagang pananampalataya mentally na depressed. Pangatlo, yung gentleness doon makikita kung talaga bang naintindihan mo na yung kalawakan mo pag sinabing pananampalataya naintindihan mo doon makikita kung gentleness yung faith na meron mo. Naalala ko nun po yan sa post encounter para masabi siyang genuine, may buong, may buka. Which is kanina yung sa topic, obedience. Isa sa buka yung isa. Ito na, group 4 na. Yung ano po, yung choice natin na kailangan ko ni dahil ni Ricardo Brother Holly, si Dahil Nirequire ng church. Kundi, ano, itong lalot sa atin, Lord. Ito yung purpose natin. Na hindi lang pala tayo dapat mag-aral, trabaho, or ganito, ganyan. Parang pwede na po talaga ng buhay natin bilang Kristiyano yung mag-tingkot sa atin, mag-obey. Kaya mahalaga po yung application talaga ng faith natin na challenge po sa bawat isa sa atin. Kasi, okay. Ano ba yung mga bagay? Makeup, lipstick. Shampoo. No. Shampoo. Make ano? Hour after hour. Ano yung durag? Kung wala ka lotion, may apply ka ba? Wala. So, kung wala kang word na pinagmumula ng faith mo, you cannot apply. Kaya napakalaga yun, sinasabi nga ni Lisa, kahit tamad na tamad ka, kahit sabihin mong hindi naman ito required, kahit sabihin mong hindi naman talaga nire-record, hindi naman nire-record ng pero ini-encourage tayo. May ini-encourage tayo. Kasi sinasabi naman ni Lord sa Joshua chapter 1 verse 8. Doon
sabi doon, do not depart, do not let this book of law depart from your mouth. Yan. Diba? Ano ba sabi sa Matthew chapter 4 verse 4? Hindi lang sa tinapay na bubuhay. Ibig sabihin, napakahalaga po yung salita ng Diyos. Kasi parang nangimay ka na. Lamig na lamig daw ako. Lamig na lamig. So nervous din siguro. Siguro, yung parang nakalma ako. Tapos yun, point lang ako. Yung lahat ng verse na naalala ko. Yun, sinasambit ko talaga yun. Hanggang may nagtagal, pero nakaano naman ako. Sabi ko, sabi ko talagang, tuloy-tuloy siguro ako ni-nervous nung baka natuloyan ako. Siyempre, di ba? Yung dugo ko na mababatak. Sumabay pa yung nervous ka pa lang ko sa ito. Oo, sabi ko, ang bait talaga nito. Hindi talaga ibibigay pag hindi mo kaya yung problema. Naalala sa iyo, Lord, yung mga verse na yun, no? Pero kung wala ako sa Lord, ito nga ako. Sa'yo ako ay pabuhakan talaga salita ng Lord. Kung wala ako sa Lord, sabi ko nga, sa'yo ako bumabida mo sa kasong tayo. Baka tuloy-tuloy akong natakot. Kaya mahalaga eh, yung makikinig. Yung devotion po natin kanina, this day, yung sabi ni ng Lord nila, kasi di ba ang mga Israelites, they did evil against sa Lord against. Father in heaven, Lord, maraming salamat sa hapong ito. And Father, Lord, ito yung nag-allow upang muli kami magkasama-sama, magkaroon ng fellowship, and higit sa lahat, Lord God, ang parinig natin yung salita, na-meditate namin, Lord God, yung mga narinig namin last Sunday, nandun pang toon na maraming salamat, Lord, dahil ikaw yung nagbibigay ng personal revelation sa bawat isa upang patuloy kami na matuto, patuloy, Lord God, na magkaroon ng application yung salita mo na sa amin. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw yung patuloy na nagpaparanas ng kagalingan. Ikaw din, Lord God, yung patuloy na nagpo-provide. And I know, Lord, yung bawat isa may kanya-kanya ring dalahin at problema pa na hindi namin batid. Pero ikaw, Lord God, alam namin na wala kami maininihim sa iyo. Kaya maraming salamat, Lord, dahil ikaw yung nagsusustain ng kalakasan ng bawat isa. And Lord, I pray in the Magbubukbuk, Lord God, sa isang tabi. Kundi nandun, Lord God, na sa gitna ng problema, kaya namin maturi. Kasi alam namin na meron Diyos na makapangyarihan. Hindi kami papabayaan at hindi kami iiwan. And Lord, I'm praying na continue to bless this household para sa gawain mo, Panginoon. Yung bawat sulok ng bahay na ito, Lord God, yung pag-guard, ito yung mag-protect. Ikaw yung mag-secure. We pray, Lord God, na ikaw yung mag-pour out ng blessing sa household na ito, Panginoon. And Lord, alam ko, nakita mo yung desire ng puso ni Brother JK at Ate Joanne. And I know, God, na ikaw din mo kakatagpun ito ayon sa iyong oras, ayon sa iyong panahon. And I pray, Lord, na patuloy mo i-bless yung kanilang buhay, yung kanilang family. And we pray, Lord God, na maging sa family, maging fruitful and mag-multiply sila as well, Lord. Lord, I minis nito. Ikaw po yung mag-restore ng energy na nawala kita, Brother JK at Ate Joanne, sa pag-prepare ng food na ito. Lord God, yung mga naging expenses ng food na ito. At ikaw din po, Lord God, yung patuloy na mag-bless sa kanilang dining table. I pray, Lord God, na hindi ito mawawala ng pagkain. And I pray, Lord God, na ikaw din yung patuloy na mag-release nito, maging kalakasan at kagalingan ng ating katawan. Lord, tinatanyo rin po kami mamaya sa aming pag-uwi. Nalangin po namin yung kaligtasan at masarap na pagkain. Maraming salamat, Lord, sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo sa amin. And I pray, Lord, patuloy mo kami i-secure, protektahan. And nandun, Lord, na dala-dala namin yung salita mo na patuloy na magpapadatag sa amin. Bless you rin po, Lord God, si Brother Roland, Sister Michelle. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila. Na kung saan, Lord God, papakita nila sa amin, Lord, yung paglilingkod na meron sila sa iyo. Truly, Lord, hindi ito nawawala ng
truly yung labor nila, Lord God, is not in vain. Miracles among you. The Lord will do miracles in my life. Deuteronomy chapter 28, verse 13. If I listen to his commands, the Lord my God, that is given today, and if I carefully obey them, the Lord will be made in the head and not the tail, and I will always be on top and never at the bottom. I will always be on top. Sabi sa Luke chapter 1, verse 37, na hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos.